Guys, kwento ko pala sa inyo tungkol ulit sa pinsan ko pero pang part 7 na ito. Marami pa rin kasing nag-request, kaya sasabihin ko naman ngayon ang ibang na-experience ko noong magkasama pa kami ni pinsan lagi. Isa na dito yung pumunta kami dati sa libingan ng kamag-anak namin para bumisita sa puntod at magsindi ng kandila. Matagal na kasi kaming hindi nakapagdalaw. Pagdating namin nun sa libingan, walang ibang tao, tanging isang aso lang ang nakita namin sa paligid, tapos malayo yung mga bahay. Takot kasi ang mga tao sa amin na tumira malapit sa libingan, samantalang nagsindi agad kami ng kandila nun para respeto, at saka makita ng mga kamag-anak naming namatay na hindi sila namin nalilimutan. Pagkatapos ng ilang minuto ay pauwi na sana kami, pero bago yan sinabihan ko muna yung pinsan ko na umihi muna ako sa may gilid sa unahan, pero sinabihan niya ako na sasama na lang siya habang ako ay umihi dahil natakot siya maiwan sa gilid ng mga puntod. Pero sagot ko naman sa kanya ay huwag ka nang sumama, babalik naman ako agad. Pero paglakad ko bigla na lang siyang sumunod at sumama talaga sa akin.